Welcome back mga kalinya. So sa video tutorial pong ito ay pag-aaralan naman natin kung paano nga ba ang tamang power connection ng Y delta reduced voltage motor starter. So sa video tutorial pong ito, so power connection lang po ang ating pag-aaralan. So kung makikita nyo, naka-set up na ang ating mga power connection sa ating mga contactors at mamaya ipapakita rin natin kung paano natin i-connect ng tama ang mga 6 leads wires ng ating 3-phase induction motor sa ating mga contactor. So kung bago ka po sa channel na ito, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga panibagong videos. Para po sa mas mabilis na tutorial, so tulad nga po ng aking nasabi, nilagyan ko na po ng mga power connection ng ating mga contactor. So dalawa ang ating magiging pag-aaral dito. Una, paano nga ba natin gagawin ang power connection sa ating mga contactors? And then pangalawa, paano nga ba natin i-connect ang 6 leads wires ng ating 3-phase induction motor? So dito po muna tayo sa power connection na ginawa na natin para sa mas ikabibilis ng ating wiring tutorial. So i-consider po natin mga kalinya na ito po ang ating 3-phase circuit breaker. So from the line 1 or red facing, so pupunta siya sa ating main contactor. From the line 2 or yellow facing, pupunta siya sa line 2 ng ating main contactor. And then from our circuit breaker, line 3 or blue facing, so pupunta siya sa line 3 or terminal 3 ng ating magnetic contactor. And then from our main magnetic contactor sa line side niya, so naka-parallel lang ang ating 3-phase supply papunta sa ating delta contactor. So ito po ang ating main contactor, ito ang ating delta contactor, at ito po ang ating Y contactor. So from the red facing, so pupunta lang din siya sa line 1 or red facing ng ating delta magnetic contactor. From the yellow facing or line 2, so parallel sa line 2 terminal load side ng ating delta magnetic contactor. And then from the line 3 of our main contactor, so parallel lang din siya sa ating delta contactor, line 3 terminal ng ating load side ng ating delta magnetic contactor. And then from the load side ng ating magnetic contactor, ng delta magnetic contactor, so parallel lang din siya from the red facing papunta sa line 1 terminal ng ating Y contactor. And then from the line 2 or yellow facing, parallel lang din siya from the line 2 terminal ng ating Y contactor. And from the line 3 terminal ng ating delta contactor, so as in makikita nyo siya, parallel lang din siya sa ating Y contactor. And then dito po sa ibabaw ng ating Y magnetic contactor, so kung makikita nyo po, meron tayong tinatawag na neutral point or start point. So ito ay naka bridge ang ating L1, L2, and L3. So once Y configuration, so mag-energize ang ating Y contactor, so magkakaroon tayo ng bridging between our T4, T5, and T6 terminals ng ating 3-phase 6 leads induction motor. Ngayong alam na natin kung paano natin gagawin ang connection ng ating mga contactors sa ating power connection ng ating Y delta reduced voltage motor starter, so dito naman tayo kung paano natin i-connect ang ating mga 6 leads wires o 6 leads out ng ating 3-phase induction motor sa ating mga contactor. So ito po ang ating ikalawang purpose sa ating maiksing video tutorial na ito, kung paano naman natin i-connect ang ating 3-phase induction motor sa ating mga magnetic contactor. So umpisahan na po natin ang ating tutorial. Mga guys, familiarization po muna tayo bago po tayo magumpisa sa pagkoconnect ng ating ng mga wire sa ating 3-phase induction motor, sa ating 6 leads 3-phase induction motor. So ito po muna ang ating T1, T2, T3, T4, T5, and T6. Ngayon, ang T1 at T6 po ay isang winding. Ang T2
At T4 ay iisa rin siyang winding. At ang ating T3 at T5, so yan po ang ikatlong winding natin. So ulit lang po, T1 and T6 is first winding, T2 and T4 is our second winding, and T3 and T5 is our third winding. So umpisa na po natin ang ating pagkoconnect ng ating 3-phase induction motor sa ating mga magnetic contactor. Para sa mas mabilis na tutorial, so kung makikita nyo po, kinonnect ko na sa T1 terminal ang ating line 1 or ating red wires. So ito po yung pupunta sa main magnetic contactor sa ating thermal overload relay sa ating line 1 terminal or red facing ng ating thermal overload relay. So higpitan na po natin ang wire neto na nanggaling sa T1 terminal ng ating 3-phase induction motor. From the T2 terminal ng ating 3-phase induction motor, so kinonnect na natin ang ating yellow facing. So ito po yung pupunta sa ating main contactor dito sa ating overload relay. So i-connect natin to sa ating yellow facing or line 2 terminal ng ating thermal overload relay. Inilagay ko na ang ating blue facing sa ating T3 terminal ng ating 3-phase induction motor. So ito yung wire na pupunta sa ating main contactor sa ating thermal overload relay terminal number 3 or blue facing. So higpitan na natin ang wire nito sa ating line 3 terminal na nasa ating thermal overload relay na nakakonekta naman sa ating main magnetic contactor. Ngayong tapos na tayo for connecting our T1, T2, and T3. So reminders lang mga guys. So T1 is for red facing sa ating main contactor. T2 is for yellow facing sa ating main contactor or line 2. And T3 is for blue facing or line 3 connected sa ating main contactor on our line 3 terminal or blue facing ng ating magnetic contactor. So dito na tayo in connecting our T4 terminal, T5 terminal, and T6 terminal ng ating 3-phase induction motor. So mga guys, kung makikita nyo, kinanet ko na sa ating T6 terminal ang yellow wire or yellow facing natin, na ito po yung pupunta naman sa ating delta magnetic contactor, yellow facing or line 2 terminal ng ating delta magnetic contactor. So to justify lang po, kasi po ang ating T1 and T6 ay isa po siyang winding. So, ja-justify lang po natin. So, ikuhanin natin by our ohmmeter. So, check natin. So, kung makikita nyo, nagkaroon tayo ng resistance reading ng almost 23.8 or 23.7 ohms. So, meaning, ang ating T1 at T6 ay isang winding. So since since ang ating T1 is on red facing, so dapat ang ating magiging T6 is on yellow facing. So kinonnect ko na from our T6 terminal ang yellow facing, which is kaduktong ng ating T1, ang ating T6, so isa siyang winding. So T1 is red facing, so ulitin ko lang, T1 is red facing, so ang ating T6 dapat ay yellow facing. So i-connect na natin ang wire na ito sa ating delta magnetic contactor on our line 2 or yellow facing, mga guys. So i-connect na natin ang wire na ito dito sa ating delta magnetic contactor. So higpitan lang po natin mga kalinya. So na-connect na natin ang ating T6 terminal ng ating 3-phase induction motor sa ating delta magnetic contactor, which is also connected sa ating Y magnetic contactor. So kung naka-Y, so naka-bridge ang ating 1, 2, 3, so magkakaroon siya ng Y configuration, and then upon change over to delta, so mag-o-open ito. So i-distribute naman ng delta magnetic contactor ang mga line voltage natin sa ating T4, T5, and T6 terminal ng ating 3-phase induction motor. Mga guys, ang ating T4 terminal, kinonnect ko na ang ating blue facing
So, bakit siya blue facing? So, tulad nga ng nasabi ko, ang T2 at T4 ay iisang winding. So, check natin for double check. So, tingnan natin kung makakuha siya ng katulad ng resistance kanina. So, as in the same siya, 23.7. So, ang ating T2 is yellow facing. So, ang kaduktong niya or dulo ng winding niya is nasa T4 terminal. So, dapat maging blue facing siya. So, ito yung wire na ito. So, blue facing. So, ito yung ating i-coconnect sa ating delta magnetic contactor sa blue facing niya. So, sandali lang, ating babalatan ng ating wire. So, i-coconnect na natin ang ating wire neto sa ating delta magnetic contactor on line 3 terminal or blue facing ng ating delta magnetic contactor. So, higpitan lang natin ang wire neto na nanggaling sa T4 terminal ng ating 3-phase induction motor. So, ang kulang na lang natin ay ang ating T5 terminal ng ating 3-phase induction motor. From the T5 terminal ng ating 3-phase induction motor, so ito siya. So, kinonnect na natin ang ating red facing. So, bakit red facing siya? So, tulad nga ng nasabi ko, ang T3 at T5 ay isang winding. So, check natin for double check. Kuha na natin ng resistance. So, kung makikita nyo ang ating multimeter. So, same resistance siya with the first and second winding. So, since ang ating T3 is blue facing, so, ang kaduktong niya is T5. So, blue. So, dapat ito ay maging red facing. So, line 3 and line 1. So, ito yung pupunta sa ating delta magnetic contactor na nakakonnect din naman sa ating Y magnetic contactor. So, once na mag-Y configuration, so mag-bridge or magkakaroon tayo ng neutral or star point, or kung delta configuration, so magiging magkakaroon naman ng mga direct supply voltage ang ating mga windings ng ating 3-phase induction motor. Kaya magiging mas mabilis ang rotation ng or mas magiging malakas ang torque ng ating 3-phase induction motor. So, i-coconnect na natin ang wire neto sa ating delta magnetic contactor on our line 1 or red facing ng ating 3-phase supply line. So, tapos na po tayo on connecting our 3-phase induction motor sa ating power connection ng ating Y delta reduced voltage motor starter. Last but not the least, mga guys, in actual, wag po natin kakalimutan o wag natin i-disregard ang ating ground wire to protect our 3-phase induction motor and para na rin sa protection natin. So, tapos na po tayo sa ating ginawang video tutorial on how to connect our 3-phase induction motor and how to perform power connection sa ating mga motor control components ng ating mga magnetic contactor. So, to summarize, from our T1, so ito yung pupunta sa terminal 1 ng ating magnetic contactor, ang ating T2, so ito yung pupunta sa ating terminal 2 ng ating magnetic contactor na nasa ating overload relay, terminal 3, so ito yung pupunta naman sa line 3 or blue facing ng ating magnetic contactor dito sa ating thermal overload relay. And then, since ang ating T1 at T6 ay isang winding, so ito ay red facing, so mayiging yellow facing ang ating T6, so ito yung pupunta sa ating delta magnetic contactor on line 2 terminal or yellow facing. So dahil T2 is yellow facing, ang kaduktong niyang winding is nasa T4, ang one end ng winding ay nasa T4, so dahil ito ay yellow facing, so ito ngayon ay magiging blue facing papunta sa ating delta magnetic contactor. And then ang ating T3, ang kabilang ang dulo ng winding niya ay nasa T5, so dahil ang ating T3 is blue facing, so ito ay magiging red facing. So ito ngayon yung pupunta sa ating delta magnetic contactor on our line 1 or red facing.
So sana po mga kalinya, nakatulong po sa inyo ang simpleng video tutorial na ito. So kung meron po kayong mga katanungan, please comment down below. So please don't forget to subscribe. God bless po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyong panonood kung umabot po kayo sa last part or sa part ng video tutorial na ito. See you po on the next video. God bless you all, mga kalinya. So, bago po natin tapusin ang video tutorial nito, so nakalimutan ko lang pong banggitin kanina. So, it's either nagagamit tayo ng current transformer, so dapat ang red facing ng nasa main contactor at nasa delta contactor, so sila pong dalawa ang ating ipapasok sa ating current transformer. Or, kung gusto nyo naman po yellow facing, but dapat dalawa pa rin siyang wire from the main and delta magnetic contactor. Or kung blue facing, so dapat dalawa po siya. So para makuha ng tamang sukat ang load ng anumang facing na ating ipapasok sa ating current transformer. So salamat po uli sa inyong panonood. God bless po and see you on the next video, mga kalinya.